Alright, what's up mga bro? So, nakabili na ako ng 8mm na pangbukas ko ng bleeder valve para doon sa preno natin, sa caliper. Mag-ano na tayo? Palit na tayo ng brake fluid. Naka 1 year na rin eh. So, tingin ko, kailangan ng palitan din. Baka kasi madumi na. So, hindi pa naman humihina yung preno. Okay pa naman. Pero syempre, mas okay yung yearly pinapalitan na rin para malinis. Uwi muna kami tapos palit na tayo ng brake fluid. Alright, let's go! Alright, so nakabili na ako ng 8mm na close wrench para hindi ito sa bleeder valve natin. Ayan. Sakto yan. Hanggang natin dyan. Tapos ito yung bleeder hose. So, sasakpan natin yan dito. Dapat nasa loob yung close wrench. Kasi bubuksan natin yan. Open close para ma-flush natin yung lumang brake fluid. Yan na rin ang panahon niya. Yung brake fluid natin. So itong brake master, tanggal natin yan. So alisin natin yung laman. Hindi natin uubusin kasi kapag inubos mo yung laman yan dito, papasok yung mga hangin. So, mahirap mag-bleed. Kailangan hindi siya bababa sa level na pinakabutas. Buksan ko muna to. Tapos, mag-flush na tayo ng lumang brake fluid. Ganyan na natin. Importante na lagyan niya ng cover. Kasi nakasira ng pintura yan, yung brake fluid. Pag tumulo sa parts na may pintura. Tapos kailangan din level yung nyo. Kikita nyo, kailangan pantay siya. Paano hindi siya matatapon kung nagsasalin tayo. Tingnan natin yung cover. Tapos yung plastic cover. Tsaka yung gasket. Linisin din natin to. Tandaan lang ha, pag-alis. Kailangan walang tutulo sa mga pintura. Kaya nga sabi ko, corrosive to eh. Ayan, tabi muna natin. Gamit na tayo nito. Igupin natin yan. Huwag niyo pababain dun sa butas ha. Pag hindi pumasok yung mga bubbles. Kunti pa. Andahan lang. Okay na yan. Patutuloyin sa pintura ha. Ito. Umpisa na natin. Salin ako muna ibabaw ha. Kasi ipa-flush natin yung luma palabas. Ito pala ang mga brake fluid. Mas okay kung maliit lang yung bilin nyo. Kasi once na nabuksan mo yan, tapos nag-flush ka ng brake fluid, hindi mo na pwedeng gamitin yan. Nag-absorb yan ng water elements. Isang gamitan lang. Salin ako muna sa taas.
tayo mag-flush ng brake fluid. So, pag mag-flush ka, so ito, bubuksan natin tong valve. Ayan, bubuksan natin to. Pero bago bubuksan yan, kailangan bigyan mo ng pressure yung preno. So, bibigyan natin yung preno sa harap. Tingnan nyo lang mabuti yung bibitawan, ha. Tapos saka natin bubuksan to bleeder valve. Yan yung bibitawan nyo yung preno, karamdaman nyo yan. Pag sumagad na, sara ulit. Yan, sara na pwede nyo bitawan nyo preno. So bumaba na. Yan, nakita nyo bumaba na. Ulit-ulitin lang natin yung process. So, pump preno. Ayan. Sinan nyo lang. Tapos, open yung valve. Ayan. Aramdaman nyo yung preno dyan. Bumibitaw siya. Sara ulit. Kasi, dapat hindi bumalik yung ano. Dapat yung bitawan. Tapos pump ulit. Open. Close. Hanggang sa tumigas. Open. Close. Pump. Open. Close. Walang hindi naman yung level ng ano, ha, sa brake master nyo. Kasi hindi yan pwedeng maubusan. Kasi papasok na naman yung bubbles. Parang baliwala lang yung ginagawa nyo pag ganun. Walang hindi nyo i-check. Ayan, marami pa naman. Tiyagaan lang din to. Salin ulit tayo, medyo kukunti na yung laman. Salin ulit sa ibabaw. Tatlong sets ang gagawin nyo. Tatlong flush na puno yung ano, master cylinder. Tayong refill. Kita nyo yung fina-flush natin na lumang mga brake fluid, wala siyang ano, bubbles. Kasi parang pinapalitan mo yan, eh. Tinutulak mo yung mga lumang brake fluid palabas na hindi ka nag-i-introduce ng air, bubbles. Yun ang sanhi naman ng ano, pag umihina yung preno. Walang pressure, gawa ng bubbles. Huwag niyong bibitawan yung preno hanggang ninyo sinasara yung valve. Ayan, open. Flush. Sara. Ayan, bitaw preno. Pump. Ganun lang, madali lang. Flush. So, yung haya na maubusan yung brake master. Kasi papasok nga yung hangin. Lagi nyo check.
ulit tayo. Pangatlong refill na tayo ah. Bali 30 ml. 10 ml kasi ito eh. Gusto niyo talaga na flash na flash, itamihan niyo yung cycle ng ano, bleeding para talaga mauubos yung lumang brake fluid. Pero gawin natin apat para sigurado. O, pangatlo na tayo. Ibibigay niyo lang to hindi sa may resistance na siya. Kasi ko na, parang medyo malambot eh. Ayan. Ayan ulit tayo. Alright, so pang-apat na. Gawin nyo lang para maganda yung pagka-flash nyo ng luma. Feel na ulit tayo. Ayan, last cycle na natin. Hindi man yata ako eh. So, flash natin itong last set. Para linis na linis. Wala na yung mga luma. Kita nyo yan, ang lumalabas na bubbles, kita nyo yan dito eh. Sabihin nun may hangin na nakapasok kung may bubbles. Kalimutan yung check ah, mamaya bleed kayo ng bleed, nubos na pala. Yari kayo dyan, nahirap pa naman mag bleed ng may hangin sa loob, may bubbles. Yan ang ganda na gano'n natin, walang bubbles. Last na to, so okay na. Bubbles. So kaya tayo dito. Re-refill na lang natin ang last. Tapos pwede natin isara. So ito yung guhit na yan. Ganyan lang tayo. Medyo tagilid yung ano eh. Huwag yan pala lampasin dyan. Ganyan lang. Ito yung level ng guhit. Tapos pwede natin kabit to. So itong rubber nya importante. Dapat nakabalik yan sa pwesto. Nakaganyan. Ganyan sya.
Nangyari kasi dyan, pag nilagay mo to, nilagay mo to, yan, tsaka ito, yung pressure ng hangin, bumababa yan, ganun, tumutulak, lumalabas na ng konti. Balik na natin. Wala, malinis. Linisan ko ito mabuti. Yan. Ano yung gasket natin? So, ito namang plastic na cover. Yan lang. Yan. Tapos yung brake fluid na cover. Yan. So, dito nyo pala makikita kung ano yung recommended. Yan na. Use only DOT3 or DOT4 brake fluid. Yung ginamit natin, DOT3. Okay na to. Pinaman natin dito. Tapos, pwede na natin yung tornilyon. Pinahirapan ko sarili ko gawa nito eh. Mahirap siya i-screw. Press nyo lang ha. Ah, maigpit na maigpit yung ano. Yung pagkakabalik nyo. Para hindi siya tumagas. Maigpitan ko lang muna. Dahil tamad akong alisin to. Yan. Pakahirap ako ngayon. Na, maigpit na. Pwede mga resin to. Ah, tinilagay ito para hindi mag-leak. Para hindi ma-damage yung mga pintura. Kasi nga, corrosive yung ano, brake fluid. Sisira niya yung pintura. Pag natuluan. Yung DOT 5.1 yata, yung hindi na kakasira ng ano, pintura. Bumara pa. Siguraduhin nyo na na walang leak ha. Ah, maganda yung preno nyo. Oh. Tigas. Pwede natin alisin tong bleeder hose. Pero bago natin alisin, huwag tayong tubig. Ah, kasi, yan, oh, pwede mag-leak yan eh. So, sisirita natin ang tubig kapag alis natin. Pagbutin natin to, tapos may buhos. Dahan. Para yung mga excess, siyang madamage yung pintura. Ayan, tapos i-double check lang natin kung may ikpit ito. Bleeder valve natin. Okay lang. Pwede na isara, okay na yan. Try natin yung preno. Ayan, ganyan ang process ng ano, pagpapalit na or fog flush ng umang brake. So, ito nyo naman, medyo madilaw na siya. Ang pinalit natin, ano, puting-puti siya, malinis na malinis. Nabigyan kayo ng feedback. I-test ride natin. Alright, so okay na. Double check ko na. Wala siyang tagas. Wala. Mahigpit yung pagkakakabit. Tapos yung bleeder valve. Yan, mahigpit din. Walang tagas. Yan, ito, ano lang ito. Yung tubig kanina. So, natanggal natin yung mga excess na ano, brake fluid. Na nakakasira yun ng pintura, di ba? Papakita ko sa inyo yung difference. Yan. Lalim. Ito. Dati pantay lang yan. Kasi pinapantay ko yan eh kapag ano, na-adjust ko yung preno sa likod.
So ngayon, dahil bago na yung brake fluid natin, ano, mas matigas na siya. Ito, malambot. So pagpapantay naman natin, adjust natin to. Ayan. Natulak na lang yan. Tapos, ikot nyo ng clockwise. Testing. Ayan, medyo pantay na. Napantay na sila. Ayan, okay na. Balance na ulit yung play. Yung preno. O yung tension. Harap at likod. So ito, ano to? So, meron akong tuturo na technique sa inyo para mas gumanda yung ano tension ng preno natin sa harap. Ito gagamitin natin. O, palabas na rin kami. Hindi ako kayo ng feedback. Mas turo ko mamaya yung technique na to. Para saan to, tape na to. Alright, test na natin. Ayun o, ganda ng preno. Lakas. Lumakas na yung preno niya. Harapan. Sili ko, dinadjust ko. Nakita nyo. Pinagpantay ko siya ng ano, tension. Para mas maganda. So, siguro, minor adjustment sa tansyahan nito. Kapag magbe-brake ako. Madali lang naman yun. Madaling masanay. So, para sa akin lang, ha. Yearly dapat chine-check yan. Palitan nyo, kita nyo naman medyo ano na eh, medyo yellowish na yung kulay. Na maganda yearly palitan. Or 10K Odo. Sabay-sabay nyo na yung mga maintenance. Kasi marami na ang kailangan palitan yan eh. Kapag ano, ano na. Yan nga, 1 year na or 10K Odo. So palitan na dapat lahat ng palitan. Para mas maganda yung performance ng motor. So, balikan ko kayo ha. Pakita ko sa inyo yung turo ko na technique. Para mas lumakas pa yung preno natin. No? Para mas gumanda. Preno sa harap. Grocery muna kami. Alright. Alright. So ito na yung ultimate technique natin. Ang gagawin natin. Press natin itong preno. Ito yung pinalitan natin kanina. Tapos titipan natin siya. Ito. Dapat nakaganyan yung throttle. Yan, mga ganyan lang. Medyo katuduhan ng higpit. Parang half lang na ano. Tension half. Tamihin nyo para matibay. Ayan, yan. Tapos iiwanan natin yan overnight. So para saan to? Yan kasi kapag nilagyan mo ng pressure yan, nabibreakdown niya yung mga microscopic bubbles na nasa loob ng ano, mga particles. Maliliit lang yun, microscopic. So nangyari, nabibreakdown niya yun, nakocompress. Tapos umaangat siya sa taas. Umaangat siya pataas dito. Sa may brake master. So, mas mawawala yung mga bubbles niya na maliliit. No, kaya lalagyan natin ng pressure yan overnight. So, yun yung purpose nito. Ang technique na yan. Para mas maganda yung preno natin. Kung natulungan kayo nitong vlog na to, huwag nyo kalimutan ano, mag-subscribe. Tapos share nyo rin para makita ng mga kaibigan nyo ng mga nagmamotor. So, yun lang mga bro. Ride safe!